Hey guys, welcome back to my channel guys. Gagawa tayo ng bagong project na naman natin to guys, Toyota Avanza. Papalitan natin yung kanyang magnetic clutch sa compressor guys ng aircon guys. Kasi ayan naman dala yung magnetic na yung guys eh. May stuck up na, sira na yata. So ang compressor niya buo pa naman guys. So gagawin natin ipapadali natin sa ano dito sa may aircon technician. So dito guys sa shop nila guys, dinala namin sa shout out sa It's CC aircon. Ayan yung parts guys na kakabit natin guys, yun yung papalitan natin, kanyang model yung parts. Let's go guys. Hi guys, ito yung kakabit natin na parts. Yung parts na ano natin guys, ito yung nabili namin na ano, na magnetic kakabit switch. Kakabit natin yung parts na yan guys para magnetic para clutch guys, ng ano guys ng bagong compressor niya. Magnetic clutch niya so, guys. So pala yan yung higit kakabit guys. Yun yung ano parts niya guys. Kakalasin yung luma guys, nakalas na yan eh. So, sasalpak na yung bago guys. Ayan siya guys. At tatanggalin pa lang to guys yung luma. Tatanggalin natin yung luma para mapalitan ng bago. Gamit lang guys ng tatlong ano, 3 juice na pangtanggal ng yung ano guys, polier na tatlo yung ano. Tatlo yung tangkay. Gamit ka lang ng yabi guys para matanggal yan guys or katala guys. Or by script pwede rin guys para pihitin yan para mahugot yung ano yung pinaka clutch. Magnetic clutch ng motor ng ano guys ng motor ng itong ating compressor guys ng Toyota Avanza. Yan guys, natanggal na. Ayan guys, yung compressor niya guys. Natanggal mo na yung ground, yung wire ng nakakabit dyan sa body niya guys. May body ground kasi yung wire na yan eh. Yung isa dyan yung positive, yung may sakit. Yung walang sakit guys, yun yung nakatornilyo sa body ground niya. Ganyan guys magtanggal ng ano ng clutch ng compressor, magnetic clutch niya guys. Kasi ang magnetic clutch na yan guys, yan ang nagpapagana ng aircon. Pag hindi gumana yan guys, kahit na buo pang compressor mo, wala rin. Hindi rin siya gagana. So ito ngayon yung bago guys, yung bagong palit na ano, na parts niya. Kasi kung buo pa naman compressor mo, pwede yan lang naman papalitan mo yung clutch, magnetic clutch na yun guys. Para makatipid guys. Yung iba kasi pag sinabi mo ganun, sisira yung compressor na kaagad yan guys, lahat na papalitan na kung ano-ano pa guys. So magastos naman yun, gawawa naman yun ang papagawa. Kaya naman pala ayusin ng ganyang paraan lang. Yung hindi ka gagastos ng malaki. Kaya kailangan talaga bago nyo ipagawa yung sasakyan sa mga gumagawa ng aircon,
kailangan may marunong na tumingin ng sasakyan na yan na tungkol sa aircon din para pag dinala na doon sa paggawa ng aircon, at least alam na rin ng ano, na alam nyo kung ano diferensya. Kasi kung hindi nyo alam diferensya yan, sigurado yan, sasabihin nila sira lahat yan. So, panalo sila kasi malaking gagastusin mo, kikita sila. Ikakawawa ka naman na yun lang pala naman papalitan mo. So, makaminos ka ng gastos. Kaya, kailangan, ano din, minsan, huwag lang basta-basta pupunta sa paggawaan. Magtanong-tanong din sa nakakaalam para maiwasan yung gumastos ka ng malaki, guys. Siyempre, kagaya ngayon, mahal na yung mga parts ng sasakyan. So, kung bibili mo buo yan, magkano yung isang buong compressor? May get 12,000 po yan, guys. So, wala. Hindi tayo, ano dyan, hindi natin kaya, mga ganun. Low-class, plus pa yung babayaran mo na labor, na pagbaklas nila. So, yan, guys. Okay na. Umikot na. Naka-prewheel na siya, guys. Yan. Yan na yung pinaka-clutch niya, guys. Magnetic clutch niya. Ayan yung may coil, may power yan, guys. So, pagka nag-on ka ng aircon mo, mag-engage yan. So, pag kumapit yan, iikot yung motor, yung compressor mo. Siya magpapaikot ng compressor. Kasabay na sa pag-ikot ng pulley. Yan, guys, malapit na yan, guys, magawa ni Kuya. Yan. Yan lang, guys, pag ano niyan, guys, pag minsan, guys, kasi pag kinabit mo, pag masikip, guys, hindi siya ikot, guys, eh. So, kailangan may washer din yan sa gitna. Kailangan lagyan mo siya ng washer. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng washer sa gitna, walang siyang ano, spacer, kakapit siya dun sa drive. So, hindi rin siya maglalaro, hindi rin siya gagana. Yan. Tinanggal ni Kuya kasi kulang ang washer, dapat dalawang washer niya sa gitna. Para hindi sumayad sa ano, yung pinaka-clutch niya. Yan. Yan, guys. Okay na yan, guys. Yan. Ayos na, guys. Compressor ng ano yan, guys. Toyota Avanza. K3 engine. Compressor ng kanyang aircon. So, ayos na. Higpitan na lang yan, guys, ni Kuya. Tapos sasalpak na yan sa makina. Madali na lang mga guys gawin yung ano ng aircon kasi tatagalasin mo lang yung fan belt. Tapos pag nakalas mo fan belt, saka mo guys salpak yan. Okay na yan, guys. Ayan. Lalagyan niya pa ng ano yan, guys, ng oil. Yung compressor. Kasi may oil din naman yan, eh. Pero kunti lang nilalagay. Hindi masyadong marami. Yung katamtaman lang, guys, na katamtaman lang yung ilalagay mo para hindi siya matutuyuan kaysa loob. Nagbuwa lang ng oil si Kuya, guys. Ayan na, guys, ah. Lagyan na yung oil dyan sa ano niya, pinakalagayan. Yun ang oil niya, guys, oh. Yan. Papaikutin pa yan, guys, kung nag-i-coop siya, nagko-compress siya. So, okay na yun.
yung pinaka-wiring niya, guys. Isang ground. Yung isang mahaba na may socket, guys. Nakakabit yan dun sa ano. Sa aircon switch. So, pag on mo ng aircon, magkakaroon siya ng power. So, under yan, guys. Ayan, guys, naayos po yung ano, yung pinaka lalagyanan niya, guys. Yan si Kuya, yun yung gumagawa ng aircon technician niya, guys. Sa kanya rin yung shop na yan. Maganda rito magpagawa, guys, kasi hindi ganong marami, kukunti lang. Tsaka natutukan niya magawa kasi ano siya, mausay sa gumawa kasi kita mo naman sa paggawa niya, eh. Meron kasi dyan na marunong lang pero hindi yung katulad niyan na kompleto yung gamit niya, eh. Meron siyang mga pang vacuum. Binabacuum pa kasi yung guys yung motor bago lagyan ng preyon. Ito na ayos niya lang yung wiring na ginawa ko. Kasi dinugtungan ko ng wire niya dahil may exit na yan. Dinabot dun sa ano, inayos ko yung socket niyan. So pinuputol niya lang yung nakadakit dati na ano, na wire. So, kasi tudugtong niya doon sa bago. Kakalasin niya lang yan. Kasi nakaano naman yan, eh. Nakasakit naman yan. Kaya hindi mahirap tanggalin. Ayan, guys. Kabit na natin yung aircon compressor, guys. Ayan na, kinakabit na, guys. Nakabit na ni Kuya, guys, yung compressor para matesting na natin yan, guys. Ayan. Medyo mahirap lang, konti lang naman ang hirap dyan, guys. Sasalpak lang naman yan. Pag nasalpak na yan, guys, sa kakabit na yung belt. Kailangan, guys, parehas yung pulley niyan, guys, ha? Kasi pag nakaiba pulley niyan, yung belt kasi niyan, guys, may mga spline. Anim na spline. So, kung hindi ka parehas niyan, guys, hindi mo magagamit din. Useless. Kaya kailangan pag bumili ka ng parts, kailangan ka parehas ng kanyang ano, belt. Ayan. Pag hindi tumama yung, guys, sa ngipin ng belt, natalon yun, guys. So useless lang din naman yung pagka palit mo ng ganun kung hindi naman sila tugma ng parts ng pyesa. Ayan na, guys, hinigpitan na yung compressor, hinigpitan na yun, guys. Medyo malalim lang kasi, guys, yung kanyang ano, guys, eh. Tornilyuan, guys. So, yan naman, guys, wala namang adjustment dyan. Ang mag-adjust naman niyan, guys, ng belt niya ay yung ano, yung tensioner ng belt, band belt tensioner, guys. Ayan, guys, medyo hirap ng konti si Kuya dahil mag-isa lang naman siya gumawa niyan, eh.
Ayan guys, na salpak na guys. Okay na yan. Lalagay na yung belt sunod guys. Ayan guys, kakabit na natin yung ano guys, yung compressor na magpa-flush. Magpa-flush ng kanyang motor, yung compressor niya. Pa-flush muna yan guys ng hangin para matanggal yung ano, yung bara-bara niya guys sa mga tubo. Para malinis yung pagkapasok ng preon. Pagkatapos yan guys, pipreon na natin yan guys. And guys, kakabit na natin yung ang preon. Sasaksak na natin yan. Iano na ni kuya para malagyan na ng preon. Ayan yung preon niya guys. R134A. Yung kanyang preon guys. So yun is kakarga natin na preon dyan. Kasi yan yung preon ngayon na ano na eh, na PPD sa sasakyan na ngayon kasi bawal na yung dating mga preon na luma. Yan kasi print ano na yan eh, environmental ano na yan guys, ang preon na yan. So yun ang gagamitin guys natin. Yan. Kakabit na yan guys. Nakasuksok na. Santayin lang natin yan mapuno. Makakargahan ng maganda guys ng ating preon. Para lumamig na maganda. Yan guys, kakabit na natin yung ano, kakabit na yung tangki ng preon guys. Ayan, sa kulay dilaw. So kinakargahan na yan guys. Kinakargahan na natin yan. Para malalaman natin kung good na siya guys. Ayan guys, kinakargahan na ng preon. Bali preon yan guys ang ginagawa. Ano dyan. Ayan guys, yan. Papunta doon. Yan, yan ang preon guys. So kumakarga na siya ngayon. Ayan guys, tatanggalin na yan guys. Ang ano, hose puno na yata. Okay na yung preon niya. Kargado na yan guys, siguro. Kasi may gauge naman guys. Alam na ng technician yan kung ayos na. Itingnan natin guys kung magpapa-start na siya. Pag sinabi niya start na, start na natin. Ayan guys, start natin yung engine. Ayan. Susiyan mo natin. Ayan guys, naka-on na yung susi. Start. Ayan guys, mandar yung makina. I-on natin yung aircon guys. Yun. Ayan guys, okay. Ayan guys, medyo umandar na yung ano niya. Umandar na yung kanyang ano guys, compressor. Dati hindi eh. Hindi na under compressor hindi guys. So ngayon no, ano, medyo bubuka na ng hangin niya, medyo mayos-ayos na. Medyo may lamig-lamig na konti. Si bagong buga pa lang eh. Ah, tingnan natin yung sa labas. Mamaya pagka ano kung umikot yung ang kanyang clutch. Magnetic clutch siya guys. Sisilipin natin yan. O yan guys oh. Oh. Silip. Kaso masikip. Kita naman yung guys, mandar na yung kanyang ano, clutch niya. Yung compressor niya guys, gumagana na. Magana na compressor niya. Ayan, inaano na lang yan, naobserbahan na lang. Ayan guys, oh, may ikot na. Mahirap lang talaga videoan guys kasi masikip. Hindi kasi ating camera. Pero mandar na guys yung clutch niya. Hindi kagaya kanina nung tinestig namin, wala talaga. Kaya nag-decide kami na dinala namin sa paggawa ng aircon. So saglit lang guys, mga siguro 1 hour. 1 hour lang yung ginawa guys. So yari na yan.
Ayan, oh, malamig na, oh. Malamig na, guys. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and share, guys. Thank you.